So, ayan, may ilaw na tayo mga bigets. Hello, everybody! Hi, guys! This is Lashes G. Happy New Year! Hi, guys! Hello, hello, hello sa inyong lahat. Oh, hello, good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat. Ayan, so, today I'll be sharing to you. So, guys, for today's video, antagal ko tong inisip na gawin. Sinulat ko muna lahat ng mga scoliosis journey ko. Nung nag-post ako dun sa group ng Scoliosis Philippines, ang dami talagang may scoliosis and ang dami pang may hindi, I mean, walang idea about this spine core. So this one, hindi lang naman to all about spine core. So this is my scoliosis journey, kung kailan ko siya nalaman, kung ano ba yung mga ginawa ko, kung ano yung mga treatment na ginawa ko, and mga binili ko, alam niyo yun. Comment down below naman kung taga saan ka, kasi gusto kong malaman if ikaw na may scoliosis, real name, and kung taga saan ka. I-share ko na sa inyo itong scoliosis journey ko. So, mga alis guys, watch until the end! So, yun. First, nung nalaman ko na may scoliosis ako when I was in fourth year college. Naman ko na may scoliosis ako kasi meron kaming ano sa school yung college, fourth year college ako noon. Meron kaming yearly medical. So first year, second year, third year ako, wala namang nakikita. I mean, walang nakita na may scoliosis ako. So nagtaka ako nung fourth year ako, may nakita ng curve. Nagtaka ako na hindi naman daw siya, wag daw akong parang for treatment lang naman yon, parang kailangan ko lang ng PT, ganyan-ganyan. So, hindi ko siya minaend. Kasi fourth year ako noon, graduating ako. So, ang priority ko is makagraduate. At yung mga OJT, ilang dami naming, alam mo yun, alam niyo yan, mga ka-Iranians kong sa COC, College of Communication. Ang dami nating deadlines noon. Wala akong time magpa-PT noon. So, hindi ko minaend yon. Parang, after graduate na lang. So, yun. Right away, 2019 yun, guys. 2019 ako na, yun, nalaman. And then, after I graduate, kasi April yung graduation naman. After noon, nagpa-PT ako sa Philippine Ortho. Ayan. Kasi may kakilala dun yung kuya ko. So, dun ako. Tsaka, dun naman talaga yung mga specialista natin, yung mga doctors natin, na talagang alam yung dapat na gawin dito sa scoliosis. So, ayun. Dun ako unang nagpa-check. So, ang first is, ayun, maaga pa ako dun pumunta. Tapos, inassist ako ng friend ng kuya ko. Ayan, shout out kay Nurse Neil. Hello, Nurse Neil. Thank you so much po sa pag-assist sa akin doon. Tapos, nung afternoon, naalala ko is pumunta muna kami sa may doctor, yung ortho doctor muna before ako ni-refer sa rehab. So, ayun, yung sa rehab na ako, I think mga 8 sessions or 16 sessions. Basta mga ganun, 8 sessions ata. So, once a week pumupunta ako doon. Mga 8, basta mga ganun. Basta may, kasi hindi ko pwedeng sabihin na, na para sa lahat yung session. I mean, baka kasi yun yung kailangan na session for me. Baka sa iba, dahil baka mas severe or mas hindi ganun ka-severe. So, baka nagdi-differ yung mga sessions na ibibigay ng mga doctor. So, yung sa akin na alala ko nun is, I think, 8 or 16. Ganon. Basta may sessions na binigay sa akin. Tapos, kinumply ko naman yon, natapos ko yon. And, kasi good thing nun, kakagraduate ko lang. So, ang ginawa ko is,
inasikaso ko muna yung sarili ko, no, yung likod ko, ganyan. So, nagpa-PT ako noon. Mabalik-balik ako doon sa Philippine Ortho noong mga panahong wala akong trabaho pa noon na nagjo-jump job hunting pa ako noon. So, ayun lang naman, guys. So, after noon, after pala nung ano, guys, nung natapos ko na yon, that was same year, 2019. Nakahanap na kasi ako ng work bago matapos yung taon. September ata, ganun. So, natapos ko na rin naman yung PT after, before ako makahanap ng work. So, nag-stop na yon kasi, okay, ano naman eh, pag natapos mo na yung PT, may, ano, i-X-ray ka ulit para makita kung may progress ba sa likod mo. So, meron, guys, meron talaga nung sa akin. Hindi ko na siya mapakita kasi nga wala na yung mga, yung X-ray ko nandoon sa hospital. Wala akong copy. So, hindi ko rin na-picturean that time. So, pero meron, guys, merong nakitang, at least 2 degrees na bumaba yung curve ko. So, ayun, masaya na ako doon. Tapos parang sabi sa akin, ituloy-tuloy ko lang yung therapy ko sa bahay kasi kaya naman talaga siyang gawin once na nasa ulo mo na yung mga pinapagawa nila. So, yun pala guys, yung sistema nila is, di ba may ituturo sa'yo? Ano yun? Unti-unti lang yun na, kunwari, mga dalawang mga physical, ano muna, hanggang 3, tapos nadadagdagan siya every punta mo doon. So, kailangan mong tandaan, intake note mo yun para magawa mo rin siya sa bahay nyo. Ayun, so very kayang-kaya mong gawin yun kahit nasa bahay ka lang. So, ayun, yung advice sa akin is, yung brace kasi that time, alam ko na na may brace, kaso yung spine core, pero ang mahal kasi nun. So, ang ginawa ko is, sabi ko, okay lang po ba doc na magpa-PT ganyan. So, ayun, okay lang naman siya. So, after nga noon, natapos na nag-work na ako. So, September, November, December, hanggang January, yung work na yun, yung SEA Games. So, hindi ako masyadong nag-PT kasi nga, sobrang busy sa trabaho. Tapos, hindi ko na nagagawa yung mga exercises na. Noong umpisa, oo, talagang sinisipagan ko pa every morning bago matulog, ganyan. Pero nung nagtrabaho na, tas medyo ang dami ko nang ginagawa kasi yung work namin is kailangan mong pumunta on-site. So, wala akong parang vacant time para mag-PT. So, tinapos ko yon. And then, nung after, yung 2019, di ba, nung 2020 na, nag-pandemic. So, yun, nag-lockdown na lahat. Yun talaga, hindi na ako nakapag-PT kasi nga, lockdown. Sa nung year ng 2020 tsaka 2021, work lang ako noon. Tapos, merong nirecommend sa akin na yung barley daw. Sabi nung isa kong katrabaho, sabi niya, itry mo to kasi before masakit yung mga joints ko, ganyan. Tapos, kasi dun sa Philippine Ortho, niresetahan ako ng Caltrate. Yung Caltrate, guys, medyo pricey siya, tsaka ang laki ng mga tabletas. So, sabi ko, okay lang naman, pero hindi ko everyday iniinom eh, parang thrice a week, ganyan. Tapos, yun yung kakilala ko nga, sabi niya, uminom ka ng barley, ganyan. So, uminom ako ng barley, ganyan. Okay naman siya, naubos ko yung isang pack niya. And, ayun, okay siya guys. Kung, ayun, medyo pricey lang talaga siya kasi 1K plus yung isang box. So, ayun, kapag may budget, try barley guys. And, yun, nung 2 years na yun, na nag-pandemic tayo, 2020 to 2021, more on exercise lang, ganun. Jogging, exercise, ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, kapag may time, ayun, talagang nag-exercise ako noon. Tapos, marami kang time. So, pwede kang mag-exercise talaga. So, yun, nakakapag-exercise ako doon, noon, nung pandemic. Tapos, nung 2022 na, nung medyo bumabalik-balik na yung mga offices, ganyan, face-to-face. So, may nahanap pala akong PT. Kasi, nagpa-check up
ako, medyo talaga nakita ko nag-progress, hindi lang medyo, nag-progress yung likod ko, ganyan. So, yung curve ko pala, guys, before is, eto siya, meron akong copy pala nung first x-ray ko. So, eto guys, yung first x-ray ko, ayan. Tapos, eto yung degrees niya, it's 40 sa upper, tsaka sa, yung sa baba is 33, kasi pa-S yung likod ko. So, ayan siya, guys, diba, ang laki ng curve. Kung, yung kay doctor, ano na, kay, nung 2022, nagpa-ano ako, nagpa-PT ako sa peak. Yan, sa peak. And, i-flash ko itong month na to, yan, pumunta ako sa peak kasi nag-research ako sa YouTube kung ano ba yung, kung saan yung may magandang therapy. Tapos, nakita ko tong isang vlogger din na meron siyang skolyo. And, meron to sa May Eastwood and sabi ni Doc, meron din daw sila sa Cebu. Pero I'm not sure if nag-ooperate pa sila until now. So, ang alam ko meron sa Eastwood, ayan. So, nag-try ako dyan. Ang ganda nung facilities nila. Ayan, yan sa Peak Manila, si Doc Ed, yung ano dyan, sa rehab. So, ayan, if taga Manila lang din kayo or taga malapit kayo sa Eastwood, yan, you can check that PT. Yan, kasi magandang mag-invest din talaga. So, ayan, nag-try ako dyan. At least once in a while na try mong makapag-PT, makapag-physical therapy sa talagang kilalang skolyo. Yung specialty nila is yung sa skolyo talaga. So, ayun. Marami akong kasabayan na mostly mga bata pa. And good thing kasi talagang, alam mo yun, naagapan kasi mas the younger you are, much better na magpa-PT or magpa-brace. Ayun, guys. So, anyway, going back, noong 2022 talaga, ang dami kong ginawa na ano treatment sa likod ko. So, aside sa PT, which is yung physical therapy, umiinom ako ng Caltrate. Yan. Tapos, yun, yung barley, umiinom din ako noon. Tapos, yun, nag-exercise, nag-jogging, pero yung very, very, ano lang, yung jogging na, alam mo yun. Sabi sa akin, maganda daw yung, ano, yung swimming. Kaso, medyo malayo kasi yung pool dun sa office namin, kaya wala akong time na pumunta doon every day, ganun, or every weekend, ganun. Kasi, dahil nga maraming work, ganyan. So, 2022, yun, nangyari lahat. Tapos, after noon, ito na, yung journey ko na sa pagpapa-brace, pagpapa-spine core. So, ayun, pagpapa-spine core ko, guys. Ang tagal ko din tong inantay. And alam ko marami sa atin na talagang medyo namamahalan talaga dito. Pero, you know what, guys? Mag-pray kayo for this kasi alam ko, ang daming may gusto. Lalo na ang daming magulang na gustong ipa-brace yung anak yung mga anak nila. And ramdam ko kayo, guys, yung feeling na, Lord, saan ko kukunin yung halagang ganito? Yung kasi kailangan nung mag-down at least 85K, ganun. Kasi nga, iniiwasan na nila before kasi yung iba hindi nakapagbayad. So, kailangan ng mga post-dated checks na. So, ganun pala yung system na magbayad. So, well, anyway, tayo dun sa time na 2022, nung buwan na to na nagpapapiti pa ako sa peak. Tapos, ayun, hello Doc Ed, sorry hindi na ako nakabalik kasi yun, I decided na to go here in Bacolod. So, ayun na nga guys, so before, nagre-research ako about sa spine core. So, ilang beses talaga akong nag-contact sa kanila kung paano ba bayaran, ayan. So, ito pala yung contact number nila guys, ayan. WhatsApp yan eh. Meron din ata silang, din ata yung Viber. Ito yung Viber and WhatsApp nila. You can contact them. Tsaka si Miss, comment this si Miss kasi sobrang bait niya. Grabe, sinaga niya yung mga tanong ko, tawag ko, alam niyo yon. So, ayun guys, shout out kay Miss Kimberlyn. Ayan, Miss, ma'am, thank you so much for entertaining all my questions, for answering all my questions talaga. Kahit ang kulit ko, talaga sinasagot niya ako. Pag tumatawag ako sa kanya, sinasagot niya. And yun, guys. Ayan, ito po yung number niya. I really recommend si Miss
Kimberlyn, si sobrang bait niya. Kahit anong itanong mo sa kanya, talagang tsatsagain ka niyang sagutin. So, ayun guys, pumunta ako ulit sa Philippine Orto noong October 10. Tapos, nandun si Doc, Doc Herradura. Siya po yung nag-entertain sa akin kasi nagtanong ako kung sino po yung doctor na nag-o-offer or naglalagay ng brace ng spine core. So, si Doc Herradura lang po yung accredited na doctor doon sa Philippine Orto na pwedeng maglagay sa inyo ng brace. So, ayun po. So, minit ko si Doc, tapos nag-usap kami, ganyan-ganyan. Sabi niya, in-explain niya po sa akin. Yes, na-enlighten ako kay Doc sa mga sinabi niya about sa case ko. So, ayun. So, yun, nung na-meet ko si Doc Herradura dun sa Philippine Ortho, sinabi niya sa akin na pag-isipan mo muna or sabihan mo lang ako, i-text mo lang ako if ready ka na magpalagay ng brace, ganyan-ganyan. So, in-explain niya sa akin lahat ng mga details. So, ayun guys, nung after na mag-usap kami ni Doc Herradura nun, sabi niya, balik na lang ako if ready na ako, if ano, kasi in-explain niya talaga lahat sa akin. And, sobrang honest ni Doc, alam mo yun, sobrang in-explain niya yung mga gusto mong ma-achieve sa likod mo, alam mo yun. So, in-explain niya sa akin yun. And, ayun, bumalik ako, umuwi ulit ako kasi, ayun, pinag-isipan ko muna. Tapos, nag-research ako kasi sabi ko, baka sobrang gastos if pabalik-balik ako sa Manila. If dito ako sa Philippine Orto pa magpapa-brace. So, ang ginawa ko, nung umuwi ako, nag-research ako if meron bang accredited doctor sa Bacolod. So, ayun guys, So, nung nag-research ako guys sa Facebook, meron akong nakita na post ni Doc Villo. Ayan, si Doc Villo. Hello, Doc. Sobrang accommodating po ni Doc. Ayan, pini-DM ko muna si Miss Kimberly if si Doc Villo is really accredited doctor for spine core. Ng spine core. So, ayun nga, kinonfirm nila na, ay yes ma'am, ganyan-ganyan. Meron po tayo si Doc Villo sa Bacolod siya. So, dito sa amin, meron pala. So, sobrang thankful ako na meron po dito sa amin na meron kaming accredited doctor dito sa Bacolod, which is si Dr. Villo. Hello, Doc. Sobrang, ayan, bait din ni Doc po. Ayan, if yan, taga Bacolod ka or taga Negros ka, sabi ni Doc, pati mga taga Iloilo dito sa kanya nagpapacheck. So, ayan, reach out niya lang si Doc Villo. Ito po yung si Doc Villo. Ayan, ito yung you can reach Doc Villo sa kanyang personal Facebook account. So, yun guys, December 13, 2022, ako nagpa-assessment kay Doc. So, before that pala guys, nag-chat na ako kay Doc na eto Doc, yung available time, eto yung available schedule niya, ganyan ako din, ganito. So, December 13, nagpa-assessment ako kay Doc. And then, ayun, okay naman, sobrang medyo sayang lang kasi meron ako, ito yung photo yan, meron akong video niyan kaso talagang nawala ko yung video guys, na-delete ko, sorry talaga. Pero ang ginawa lang naman sa akin dyan sa assessment is puro mga measurement ng likod, height, weight, ganyan. Tapos talagang minark ni Doc yung likod ko, ganyan. Tapos ang na-measure niya ng maiga yung likod ko noon and yung mga yung pag-encode din sa iyo kasi may system sila na kailangan i-encode doon lahat ng records mo kasi parang centralized yung lahat ng patients na may lahat ng may mga patient na may brace ayon. Eh dito tapos na yung assessment ganyan ganyan. So nagbayad pala ako ng assessment fee na 5K. Ayan, requirement yan guys. Pero kapag kay Dr. Fong kayo magpapalagay, medyo mas mahal siya. I think 7,000 siya, ganyan. So, after ng assessment, guys, nag-request si Doc ng lateral na x-ray, yung nakatagilid. So, kinumply ko yon. So, ayun, guys. Good thing kasi bago ako pumunta dito sa Bacolod, may dala-dala na akong x-ray na ito. Na sa scoliogram, kasi walang scoliogram pala dito sa Bacolod, guys. So, ito po yung scoliogram ko. Ayan, yung, dito kayo pwedeng magpa-x-ray sa Banawe. Yan, harap lang to, BOIC. Banawe Orthopedic
ano yan? Orthopedic Imaging Center Incorporated. So, ayan guys, pwede kayo dito magpa-x-ray. Tapos, dali nyo na rin yung PWD nyo if meron kayong PWD ID kasi may discount siya if may PWD ID kayo. So, before pala yung una kong pinakita sa inyong x-ray, that's a scoliogram. So, 3K yon kasi wala pa akong PWD. Pero kapag may PWD ID na, meron kayong discount. And, harap lang to ng Philippine Ortho, guys. Tanungin nyo lang saan merong nagpapascoliogram dyan. Harap lang siya, dito lang sa unahan. So, yon, tanong-tanong lang kayo dun, guys. Tapos, ito yon, papakita ko sa inyo. Ito pala siya, guys. Yan, mahaba siya. Ayan, pakita ko na lang yung photo ng x-ray ko. Ito siya. Ayan, yan po yung x-ray ko. Scoliogram, updated scoliogram. So, yan po yung pinakita ko kay Dr. Avilio. Tapos, nagpa-require din siya ng lateral, yung nakatagilid. Kailangan yon. So, kinumply ko yon, nagpa-x-ray. Ako na dito. So, ayun, medyo nahirapan lang sila kasi walang scoliogram. So, kailangan tatlong tatlo. So, kailangan ng tatlong film, guys. So, ayan po. So, guys, after ko makomply yung mga x-ray ko, pinick up ko na siya. And then, in-schedule na ako ni Doc Villo ng December 20 kasi pinadala na ng spine core yung brace ko kay Dr. Avilio. So, yan guys, let's watch this video kasi finilm ko yung pagkabit sa akin and pagpunta ko kay Doc Villo and yung pagkabit sa akin ng brace. Yarn! Papatapod ko brace sa bong! Okay, may scoliosis ko, no? Ayan. Kato ko kay Doc. May meron siya sa clinic sa Visito. Sa mga gusto magpa-brace sa Bacolod, kay Dr. Julio. Yan, nakapig ko kayo later. Bye! I love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette. Guys, punta kayo sa clinic ni Doc dito. Kung paano pa kad today. Pero we will go again na may kalipod mo. Two shorts, one bolero, and we have four straps that you pair organized. Straighten your knees. Tapos ang hand forward. Ayan. Very good. Okay, that's good. Try not to move. So you are. Subong is 10.4. Thin line, no? Thin line. Biluka. Okay. Yeah, you have to wear a bra. Okay. Visible man sa nipple area. And here on the right, you do it to me. No? Okay. So what we will do is steady your feet on the side and try to move your body to the left. This one steady, ha? Like I told you last time, na wala na siya mag-move.
just move the upper part, so turn your body to the left, turn, so look at the mirror, you're supposed to be turning, okay, and then steady there, hold, and then this one should move backwards, just the shoulder, back, and down, okay, very good, baro ako sa first drop. Turn your body to the left again. Okay, very good. A little bit more. Turn to the left. Okay, relax. And I'll face front. Let me borrow the second one. This is normal. Sorry, Ladok. Sige, where do you feel now? You're facing here. Use Perla lang, no bleach, no fabric conditioner, no downy, no anything. Kag hindi everyday, doctor. You wash the shorts daily. The bolero, you can wash it every 2 days. Right? Kaya think may clothes ka man. No, you can actually wear, I don't know, if nakita ka sa Uniqlo na bra, na parang dala siya bio. Plus spaghetti strap na may padding. You can use that, pero medyo mainit. Okay? Pero ang bolero, kung ka lang man sa aircon, di ka pawisan, you can wash this every 2 days. So ayun na nga guys, yun yung mga video clips na nakuha ko nung day na kinabitan ako ng brace ni Dr. Ravillo. Again, Dr. Ravillo, thank you so much, Doc. Ayun, so gusto ko lang i-share sa inyo yung first time na malagyan ng brace. Katulad din yan ng brace sa ipin. At first, medyo masakit, di ba siya? Medyo hindi ka comfortable. Tapos, may discomfort. Ganun din po yung brace sa itong brace na to. And, yun guys, kapag na-adopt na ng body mo, medyo mawawala na rin yung discomfort. Mga 2 to 3 days. So, yan guys, ito yung brace, tapos may extra kayo na shorts pala yan. Ito yung extra na short. So, ayun guys, sabi nga ni Doktora, Perla lang yung pwedeng ipanglaba para sa long-lasting na brace. Ayun. So guys, if you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you for watching!